Kaibigan, alam mo bang 8 milyong turista ang dumating sa bansa noong 2019? Dahil marami nagagandahang tanawin sa Pilipinas na dinarayon ng mga dayuhan at ating mga kababayan, mahalagang maayos at dekalidad rin ang mga paliparang kanilang dinaraanan. Ayon sa Oxford Economics, inaasahang aakyat ng 56% ang bilang ng mga airline passengers sa bansa. Pagdating ng 2027, higit sa 88.3 milyong pasahero kada taon ang dapat masuportahan ng ating mga paliparan. Sa kabila nito, humaharap sa maraming issue ang ating air transport sector. Kabilang dito ang kalidad at kapasidad ng ating mga paliparan, pati na rin ang aspeto ng kaligtasan. Sadyang nakalulungkot na napag-iiwanan ang mga paliparan sa Pilipinas kumpara sa mga karating bansa nito. Mahalagang matugunan ito kung nais nating payabungin pa ang turismo sa bansa. Kaugnay nito, inirekomenda sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na maging maagap ang pamahalaan sa pagtutok sa mga isyong kinakaharap ng air transport sector. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng pagsasaayos at pag-upgrade ng mga paliparan at pagtatayo ng mga bagong infrastruktura upang matugunan ang papataas na demand. Mahalaga ring tugunan ang pagsisikip o congestion sa mga paliparan na dulot ng kawalan ng night rating at instrument landing facilities sa maraming provincial airports. Kinakailangan din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating aviation sector at buong transportation sector. Hindi pwedeng kanya-kanya. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor sa pagsasaayos at pagmodernisa hindi lang ng ating mga paliparan kundi ng iba pang mga pamamaraan ng transportasyon. Sa patuloy na paglipad ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi dapat maiwan ang ating mga paliparan. Ang mga ito ay importanteng daluyan na nagpapasigla sa turismo at ekonomiya ng bansa. O kaibigan, gets mo ba? Para sa dagdag kaalaman, basahin ang pag-aaral ng PIDS ukol sa air transport sector ng Pilipinas sa link na ito. Hanggang sa muli, kita-kita!